Pamangkin, this is Mayo at welcome po kayo sa Mayo's Closet. Bago po natin umpisahan ang Midnight Stories Episode 1, ay subscribe na po kayo kung di ka pa nakasubscribe at huwag din kalimutang mag-like at kalimbangin ang bell button para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. At ang videong inyong matutunghayan ay base sa totoong karanasan ni Lolo Ed. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa kwento o baka maisip nyo na isa lamang itong imahinasyon o kathang isip. Ikaw, ano sa palagay mo? Ed ay isang masipag, mabait at masayahing lolo. Isa siyang dating chief cook ng ambasador ng PAN noong siya ay nagtatrabaho pa sa Saudi. Isa siyang biyodo at may isang anak na binata. 2019, noong umuwi siya sa Pilipinas upang magbakasyon, pero hindi na nakabalik sa Saudi dahil inabutan na ng pandemya at pinakiusapan na rin ng kanyang anak na magretiro na rin dahil matanda na ito at may karamdaman na rin. O si Lolo Ed, dahil parihas kami ng church na pinapasukan at nagkasama kami sa isang bahay dahil noong April 28, 2021 ay bumalik ng Amerika ang aming pastor at kanyang asawa upang magpagamot. Pansamantala kami pinatira sa kanilang bahay ng aking anak at kasama nga namin dito si Lolo Ed na naging hardinero nila. Naging masaya naman ang aming samahan dahil sadyang napakabait na matanda. Ilang linggo ang lumipas at nakakaramdam ako ng kakaiba sa bahay na para bang may nagmamasid sa'yo at bigla ka na lamang matatakot. Binabaliwala ko lang ang paggalaw ng baso, pagsarado ng mga pintuan na napaka-creepy pakinggan at kung ano-ano pang pagpaparamdam. Nakumpirma ko ang hinala ko na haunted ang bahay ng mismong anak ko na ang nagsabi na may babae siyang nakikita. Noong una ay itinago namin ng aking anak ang pagpapakita at pagpaparamdam. Pero isang gabi, habang kaming apat kasama ang pamangkin ko ay naghahapunan, naikwento namin ang mga katatakutang nararanasan namin. Involved dito ang pamangkin ko na itago natin sa pangalang Marie. At sa susunod na episode ko na lang ikukwento. Now, back to Lolo Ed. Pagkatapos niyang marinig ang aming kwento ay hindi siya naniniwala dahil wala naman daw siyang nararamdaman. At dito na nga siya nagsabi ng, gusto ko rin makaramdam at makakita, sabay ngiti. Nagkatinginan na lang kaming tatlo, sabay na pailing. Pagkatapos kong manood ng TV around 10:30 PM, ay pinatay ko na ang ilaw sa salas. Bago ako pumasok sa aming kwarto, ay tinignan ko muna si Lolo Ed na mahimbing na natutulog sa salas. Binibigyan siya ng kwarto ng aming pastor bago sila bumalik ng Amerika, ngunit tinanggihan ni Lolo Ed dahil mas komportable siya sa salas matulog. Nung makita ko na sobrang himbing niyang natutulog ay pumasok na rin ako sa aming kwarto. Mga 11:30 PM ay gising pa kaming tatlo at kanya-kanyang pwesto sa pagsi-cellphone. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan namin. As in, sobrang nagulat kaming tatlo at nagkatitigan pa nga dahil sa lakas ng pagkakapihit ng doorknob ng pintuan. Pinalipas ko muna ang ilang minuto. Umabas ako para tignan si Lolo Ed pero nakaupo na rin ito at parang naalimpungatan. Tinanong ko siya kung binuksan ba niya ang aming pintuan. Umiling siya at parang litong-lito. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Sagot naman niya ay hindi. Dahil nung time na may nagbukas ng aming pintuan, ay kasalukuyan naman itong nananaginip. Sa kanyang panaginip, ay may magpapamilya na nakatayo sa paanan niya at humihingi ng pagkain dahil gutom na daw sila. At kasabay ng paglabas ko, ay siya rin pagising niya. Dahil nakita ko na balisa siya ay nag-offer ako na samahan ko muna siya sa salas. Sabi naman niya, ay okay lang siya, kaya ayun, natulog na rin kaming tatlo.
Kinaumagahan, tinawag ko si Lolo Ed para magkape. Nagpainit ako ng tubig habang si Lolo Ed ay kumuha ng tasa at umupo sa paborito niyang pwesto sa lamesa. Pagkatimpla namin ng kape at habang humihigop ng mainit na kape, si Lolo Ed ay biglang nagkwento. Tinitigan ko ang kanyang mukha at nakita ko ang takot at pagkabalisa. Ayon sa kwento ni Lolo Ed, nung nakapasok na ako sa kwarto, ay pinilit pa niyang matulog ulit, pero nawala na ang kanyang antok. Saktong alas 12 ng hating gabi, biglang nauhaw si Lolo Ed. Kaya bumangon ito at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Habang umiinom, ay biglang nagkahulan ang mga aso sa likod ng bahay. Hinawi niya ang kortina para ilip sa bintana, pero wala naman daw siyang makita. Tapos, bigla daw tumigil tumahol ang tatlong aso at parang natakot at tumiklop. Maya-maya daw ay nagtayuan lahat ng buhok niya sa katawan na para bang walis sa sobrang tigas. Bigla din daw siyang nakadama ng sobrang takot. Dali-dali niyang sinarado ang kortina at tumalikod na at pabalik na sana sa salas. Pero paglingon niya sa may bandang lamesa, laging gulat niya. Takot niya nung makita ni Lolo Ed ang mag-anak sa panaginip niya na mga nakaupo at parang nag-aantay ng pagkain. Anim ang upuan sa lamesa at anim din ang nakaupo. Kitang-kita daw niya ang kanilang mga mukha. Kahit nanginginig daw siya sa takot, ay kinausap niyang mga ito na pumunta sa lugar kung saan sila nararapat at na huwag na silang manakot dito. Halos di daw maihakbang ni Lolo Ed ang kanyang mga paa sa sobrang panginginig, pero pinilit niya hanggang makarating siya sa salas at doon ay naupo. Pinalipas muna daw niya ang ilang minuto bago nilungon ang lamesa at wala na daw yung mag-anak. Dahil sa sobrang takot ay hindi na ulit nakatulog si Lolo Ed. Nanood na lang ito ng TV hanggang mag-umaga. Sinabi ko kay Sister Annie ang katatakotang nangyari kay Lolo Ed at sinabi kong kailangan kaming mag-alay at magdasal ayon na rin kay Lolo Ed. Pero nagalit si Sister Annie na huwag daw naming gagawin yon. Babalik daw siya sa bahay para paalisin ang mga nananakot. Si Sister Annie pala ay kapatid ng asawa ni Pastor na siyang may-ari sa bahay. Samantala, si Lolo Ed ay di na masyadong nakakatulog sa gabi. Basta alas 12 na daw ay nagtatayuan lahat ng buhok niya sa katawan. At sabi pa nga niya ay parang nandito lang sila. Ikaw, ano sa palagay mo? Totoo kaya ang kwento? At dito po nagtatapos ang nakakatakot na karanasan ni Lolo Ed. Ikaw, naniniwala ka ba sa kwento? O isa lamang itong imahinasyon? Ikaw na ang bahala.